So siguro ganun, ganun yung din nakita nila against ano. So siguro yung doubts natin kay Jay sa show niya nawala na, wala na. Kinain natin. We got the Claude here and the Kaja naman para sa ban ng Arkangel. Still no plans for Arkangel to really play this Kaja. Yeah, and yung ako po yung Harit na punta kay sa side ng Brenna. Okay, Yuji yan. Pero ito, I do like na alam nila they're gonna push their advantage dito sa draft. Nakita nila yung first set of events natin, wala si Grock. So, syempre, for the red team, may assume na, sige, kunin nyo ni Harit, sa akin ni Grock. And this time, yung Liamort, i-denied kay Coco. Oh. So, yung Liamort, ibibigay na lang kay Kilua. So, Grock, yeah. Liamort dito. Normally, hindi ko gusto na parang pinaprioritize na si Liamort dito. I would have preferred, again, may Minotaur ka, merong kang Grock dito, merong mga Cho, Harit, ganon. Pero, Liamort, lalo pa nakita mo yung performance ni Coco sa Liamort kanina at yung performance naman ni Kilua, sige, secure na kagad sa Angel. Medyo ano to ha, medyo throwback to sa MPL season 2 ha. Yung Grock, Liamort, tapos carry Minotaur na sagutan. Napaka-basic yan. Textbook na yan. Textbook. For both of our teams. Hindi na na eh. Yan yung parang tipo ng draft na hindi mo ipipredict pero alam na alam mo na. Oh, eto, given na rin. Bren, di ba? Sabi mo nga, Minotaur, tapos may carry ka. This time, medyo, yeah, medyo magiging pushy ako. I would really recommend Rebo to itemize offensively on this one kasi ang dami mong pamprotekta ngayon. Yeah. Hindi, meron kang napagandang pamprotekta sa sa'yo ngayon. Yeah. Minotaur. Minotaur, ang pwede lang pumasok sa'yo is the Liamord. I don't think yung Lunox naman eh, pipilitin kang pasukin sa pinakalikod eh. Lalo pag pumalyan, no, nakukotakbuhan portion talaga yan. Yung true damage, napaka-happy yan. Mm-hmm. And I do like na Arkangel dito is just sticking with the Lunox ni Jeff Curry forever. Mm-hmm. Talagang, ano din eh, at the same time, it denies the Lunox din from Mark, from BREN Esports. Pumapalakpak si Jeff dito, parang may mainit na plano sila. Let us see. It will be the Digi denial here by the BREN. Oo, ang ganda kasi talaga yan, yung Digi Grock, talagang wala kang sagot dyan. At this point, parang walang sagot. Yan. Sa aggression ni Grock tsaka ni Digi. Maganda rin ba ng Hellcurt? Yeah. Hindi tulad nung kaninang game 1. Automatic. Oh, ang aga nung. Ay, game 1 ba? Hindi, game 2. Game 2. Ang aga nung first rotation ba ng Hellcurt? Naubos eh. Tingnan na lang natin dito. First pick sila. Tams. Yeah. Okay. Very interesting. Same ano, same lineup. Inuubusan nila ng hero si Coco. Oo. Yun din. Anong pipiliin ni Coco ngayon? Guinevere sa kanila. Are they really going to pick the who queen? Who will be? Guinevere on Coco? Medyo ano to ha? Medyo, I would say na, hindi siya greedy, pero parang pag ganun na nun eh. Yung matchup mo eh. Hindi mo usually nakikita yung Guinevere, Carry, tsaka Harit eh. Yeah. Na combination eh. Diba? Ang you weird kasi, yes, yung tempo controller mo magiging si Harit. Uy, grabe. Teka lang. Well, classic BREN naman yan. Sila naman yung meta rito. I mean, kaya naman nila i-pull off yan. I mean, kung meron mga teams ng pagkakatiwalaan, exactly. Mag-roll na mga pulapu. Si Lina Gomez. And you can actually see Jeff Cutie forever na hindi lang pumapalakpak sa sarili niya, nakikibox pa sa mga teammates niya. Ayun, alam mo, kita ang garter mga kaibigan pero alam mo, Kuya Shinbo, masasabi ko lang, nasira na yung Selena curse pero titignan natin kung mananalo sila dito. Oh, again, yung BREN Esports ha, ever since the world began, historically speaking, mahina sila against Selena. Sa Selena, mga babi. Sabi nila nung huli, na-figure out na nila para laruin pero titignan natin datos against SGD Omega. Oh, and underperforming yung team nung panahon na yon. Yeah. And this time, Arkangel naman yung kalaman nila. And again guys, this goes again the statistics on the statistic on Selena against BREN Esports goes way back on the MPL season 2. Yeah. And during the heydays ng BREN Esports nung season 2. So siguro ito pala talaga no, nasa isip, parang nasa pocket pa rin talaga to ng Arkangel. Now we can always pick Selena. Yeah. Against BREN. And yun yung interesting doon, game 3 pa. Pinik. Game 3 pa nga eh. Kumbaga parang pag nanalo sila dito, ang sakit talaga sa puso. Parang tinago talaga eh. Parang Bane na talaga. Na Selena tayo. Magmamarka na talaga. Meme na yan, mga kaibigan. Oh. Anyway guys, ang sigurado dito, meron tayong magandang laban. And we have a very nice series leading up to a game 3. 1-1! BREN Esports, Arkangel on the blue side ay ang BREN Esports. Pin sa Guinevere, Rebo here on the carry. Coco for the Lapu-Lapu, Eugene, Harit, and Hayes for the Minotaur. Sa side naman ng mga pulang team, Arkangel naman yan. Di sa kanyang Grock Kilowash on the Liamort, Jeff Beauty Forever, kaya sa kanyang Lunox Jay on the Tams and Rio sa kanyang Selena. Nakuha. Tingnan natin kung may cut. There is... Patay si Pin. Wala. One final, ano? Pototak to. Alam mo yung Selena. Yan naman ang Selena talaga. Sa lahat ng bibigyan mo ng early kill, Selena pa. Ang psycho ball nga eh, no? Ako po. Alam mo, natutuwa ko sa... Level 1 yun, ha? Level 1 si Pin doon. Natutuwa ko sa name ng BREN dito. Tinamat yung nag-type. BREN lang nilagay. Usually,
di ba BREN Esports yan? BREN Esports. BREN lang. Ang kitignan eh, no? Pag BREN lang. Well, anyway, tingnan natin. Again, if you're a Sinina, you always look to the early game. Alam natin yan, he is on uniform. Okay, he's on a abysmal form, pero ayun, they're pulling up a three-man squad here. Mm-hmm. Onto the jungle controls lang, dun sa may top lane side, leaving the mid lane a bit open para sa game natin. But of course, it's a matter of rotation. This is, again, para to, no insult guys, pero like parang statistically, yung mga ganito kasing klaseng rotations, hindi siya evident talaga pagdating sa Grandmaster, pababa na rank. So, sa mga nasa Grandmaster dyan, going Epic and of course, going Legend, I hope you guys observe the rotations here. Sobrang valuable po ng rotations dito. It's not just getting into the lanes and shopping the lanes. Meron talagang timer rotations ang Mobile Legends. Parang ito. Itong rotation na ginagawa ng Arkangel, ito naman yung problema ng BREN Esports. Yung rotation ng Arkangel, wala silang pansagot. Just looking at the lineup na meron sila, sino nga harang sa objectives ng Arkangel? Kahit kayong Minotaur eh. Sa ngayon, sa early minutes, hindi mo pwede ipangharang Minotaur sa araw ni Selena. Normally, kaya patayin. Normally, yung Selena, nakaka-counter siya ng Minotaur ng mga tanks kasi haharangan mo lang yung araw. Pero wag on the early minutes. Clearly kaya kang i-burst yan. Dating about Selena, parang midnight level to kompleto lahat ng spells niya. Tsaka ito yung problema, kahit sabihin natin pwede yung saluhin. The thing is, yung damage output ng Arkangel dito medyo overwhelming, pero may sagot, yung BREN Esports, mapapatingan na si Leomord. Minaliit ni Kiluwas yung damage ni Lapu-Lapu. Alam mo, masakit talaga yan. Hindi alam ni Lapu-Lapu, fresh from Panday yung spada niya, namo eh. Buo yun, yun yung full stat ni Lapu-Lapu mga kaibigan. Chifting Force activated, Zaman Force is also there. Chrono Dash lang ng Chrono Dash, si Yuji. Tapos tira ng tira din yung kanyang mga kababidi. Tapos, ayun, back out yung mga member dito ng Angel. Kaya lang, kanagitaan ng teamfight, kinorek yung BREN Esports. Pinahaba na. Wala lang, ang cute kasi kanina nung BREN. Pero ito na naman yung information control ng BREN Esports. Nakita nila na wala yung Leomord, nag-recall ata or something. Nakita nila na, I mean, hindi yung Leomord, yung isang hero. Basta may isang hero na nawawala. Talagang immediately going for the aggressive play yung BREN Esports. After the push, si Kilowash dito medyo in-underestimate niya yung damage. Damage si Lapu-Lapu, hindi nga siya nag-kite eh. Hindi nga siya nag-swing back, kumuha muna ng momentum. Tapos kuha ulit ng swing papalik para kay Lapu-Lapu. Talagang naki-duel up lang siya kay Lapu-Lapu. Which is pakita mo yung burst din. Para kay Kiluwash dito, tuloy ang laban. Iniwan ng puntod dito. Siyempre, may grok pala, no? Lastly, itong, of course, forces ng BREN Esports dito. Yun yung nawawala kanina yung grok. Okay, doon sa game. Doon sa bottom lane side. Well, let's see here. Grok actually aiming for the cut. Actually, very excited para kay Jay dito. Jay now on. Hindi na siya sa Kaja tsaka sa Cho, no? Sawa na siya sa initiator, man. Naka-tams na siya, man. Oo, ano na to? Duelist na to. Alam natin na isa rin si Jay sa highlight nung last week plays natin dito on Dakaja. And so far, parang ang erratic eh nung delivery niya sa show. Game 1, alanganin nung game 2, solid. Pagdating nung game 3, tingnan natin itong dams niya. Oo, pero ito nakabang na yung BREN Esports kung bababa man si Selena. Although wala siya yung turtle, pero the thing is yung pass pa rin. Siyempre, very carefully threaded by the Selena. Hindi siya dadaan doon dahil alam niya na pwede siyang ambushin. And it's gonna be the turtle for Arkangel. Matalunan ka ni Psycho Ball dyan. Nung Psycho ka talaga. Ubus ka talaga. Ito, ganda ng harang mula kay Grok. Pero tumalon si Pain. Nakatapak siya ng trap. Mga kaibigan, there's gonna be Rio trying to make an aim. Maybe he's a miniform. There's another trap. They're gonna be pulling up the siege. Papunta dito sa turtle. Ganda ng ultimate coming in mula kay Last Team. Mababit tricks yung arrow. Tumama din. Pero sinagot ito ng Zaman Force, syempre. Mula kay Yuji. Eto na si Leomord. Mga kaibigan, si Luas is now online. And now it's the backline. Then si Coco will be forced to flicker away, delivering the first kill to the members of AA. And that is the turtle na makukuha na lang. And again, ito yung problem ng BREN Esports, no? They can't really play aggressive with this lineup kasi yun yung hinaharap ni Harith eh. But the thing is, wala kasing kayang kumontest sa gagawin ng Arkangel. Just looking at the teamfight, dinedeli lang nila yung pag-take ng turtle dito pero wala silang damage eh. Pero paring midnight, ramdam ko yung momentum ng Arkangel dito. As in, yung aggression nila. At parang meron ding semi... parang psycho factor din against BREN. Ha? The likes of that one, hindi mo ina-expect na mahuhuli si Ribbon ng ganun. Normally, mawawarningan na si Ribbon na papunta na yun sa lane niya. Eh. Yeah, medyo obvious na kahit sabihin mong nasa ilalim ka ng turret, again, yung threat pa rin na pwedeng-pwede kang pasukin. Just imagine, Grok si Lina yan. Walang sinasantong turret yan. Kahit nga si Lina, Lunox lang. Walang sinasantong turret yan. Ang daming pwedeng mag-juggle ng turret para sa'yo. Lunox pa lang, mga kaibigan.
Anyway, pwede natin sabihin na malinis na may lamang dito ang Arkangel ngayon. Kasi 5-minute mark pa lang, ay 3K lang po yan. That's a sizable lead right now. Observe the 6-minute mark. The best part here for Arkangel is 6 minute eksakto. Maaga-aga pa yan, ha? Kasi ang actually 6 minute below talaga yung mga maagang item. Pero Jeff Gidiver ever securing this time, lightning truncheon na. Hindi na si OD. Damage so, ang gusto niya dalahin. So, natuto na siya yung scaling against the carry. Medyo nakakatakot naman talaga. Sunete lang siya kanina, defensive item. Oo, yung carry. Binili ni Raybo dito. Oo, ang apti na yan. Pag nag-chaos darkening yan, unang pitik ng sagon yan. Ano, men? Sabog yan. Ayun yung sagong bumabara sa straw. Ito, 1v1. 1v1 to bait 1. Yung arrow, hindi na tama. Hindi pero ahabulin pa rin yan. Walang turret. Wala rin kakampi si Coco dito. Nako, pinagtulungan sila po lapo. Nako po. Ayun yung ano, pinagtulungan sa kanto. Oo, dapat may Magellan skin din si Leo Mord, no? Uy, para klasik po naglaban sila nila po lapo, mga kaibigan. Ilalog-alog din dito si paring Lasty. Actually, yun na nga. Sumunod na lamang sa saya pack, mga kaibigan, ni Jeff Beauty here. So, Brett, taking up the momentum with this game. There's a stun coming in from Rio. Gets the bite. Napunta kay Haze. Pero Minotaur nito. Is that a good target? Will go for the chase. There's another arrow! Oy! Oy! Nako, UG! Pero kita nila. Nagbaba. Oy! Tumanga yung Phantom. Kiluwas! Umabot si Leomord. Mapakapatay si Harit dito. They're gonna chase for more. Pero medyo malayo na yung heroes ng BREN Esports. They're gonna go for the turtle take here para sa Arkangel. Mini heart attack. Oo. Para kay UG. Pero natuloy naman eh. Napatay pa rin. Pero grabe ay. Again, yung control. Ito talaga yung specialization ng, ano, ng BREN Esports. Yung control nila ng information. Dalawa yung nagpakita sa may top lane to take down si sino ba yung si Hizata. Isipin mo na kung tinamahan si UG doon, parang ano, pang-asar talaga tong si Lina. Ay! Ako po! Esports! Na si Lina ka na ba? Tinamahan ng pana si Payne dito and mapapatay yung si Jennifer. No, Arkangel na kuha. Ay, no! Round 2 na naman! Another one! Yeah, and of course, even with that Zaman Force activated, it won't be a good story here for the Selena. Hinabol siya ni Coco si Lightstep. Nahagip naman ng Minotaur. Killing spree! Si Minotaur dito, mga Babitrix! He's actually opening up and Rebo delivering the good damage. Talagang ano lang, kinikill secured ni Haze. Yeah, yung hits dito ni Rebo. Medyo alangan yung choke point din eh. Gustong gusto ni Minotaur yung mga ganyan eh. Wala, yan yung chance na, no? 100% sa Minotaur Fury. Normal attack pa lang ni Minotaur, parang KOE na eh, dyan sa choke point. Kaya yeah, feeling ko, iyos-iyos kaya sa ganyan. Yeah, sa mga angulo na yan. Oh, diba? Kanya, pitigan sila. Pag ganun, no? Pag Minotaur ka, yung mga spot na yan, iwasan niya. Alam ni Lasty, walang damage si Isa kanya, so dikit lang siya dun sa may pader. Pero here comes Jay. Mga kaibigan, nandun na rin si Jay. Beauty forever goes for Haze. Here, there is even a third, no? So no dive can be committed here. Grabe. Ano to? Pride battle to. Pinag-ahawayan to. Alam mo yun to? Pinag-agawin yung bump eh, diba? Todo kay Haze, mga kaibigan. Pasok si Jay. Lagay ng yoyo na insecure pa rin syempre ni Pain dito yung buff and now even ang Zaman Force wala. So that to stop yung mga membro ng Arkangel. Pero ito parin Chimbo, wala ng Zaman Force. Arkangel, they can push the advantage, yes. Para papunta na yung Selena pero they're gonna switch up to the top lane. Mukhang tatlong lanes yung gusto kontrolin ng Arkangel dito. Medyo greedy pero they have the capability to do so. Ililimit lang nila yung resources ng BREN Esports dito. Ang makulit nun parin Minat, sa tinagal-tagal lang tumambay doon, walang Selena. Okay. No, yung Selena kasi ang dami niya dinaan ng kumuha ng buff. Nagpunta sa may, ano, sa may baba, pumunta sa mid. Nag-control ng mga camps, sir. Get the core items here. Let's see kung sino yung merong lead. Maganda yung bigayan ni Rio dito. Yeah. Has an elegant gem on top of the lightning truncheon. He's accelerated towards. Ganon din si ano, Jeff Cutie. Yeah. So maganda yung pating talaga ng items dito ngayon ng mga taga-Archangel. Like maybe before the 10-minute mark or maybe before the 11-minute mark, they have the ano na, Clock of Destiny. And si Rebo dito nag-adjust na. Ang inuna niyang item is yung Endless Battle. Pero ang bigger problem ng BREN Esports dito, same thing with Kilowash. Meron na rin siyang Endless Battle. Every time, again, na matatalunan ni Kilowash dito si Reboy, he has to use a Phantom Step para na makalabas. Pero the thing is, yung chase potential din ng Arkangel, again, medyo mataas. Yeah. Maganda na ngayon. Ang ano, item din ni Rebo na nagdagan yung Endless Battle niya ng Bloodlust Ox. Lusty here, though, has the Dominance Eyes. And we did observe Lusty kanina, yung parang pandango sa ilaw nila kanina ni Higgs dun sa may red buff. You can observe how Lusty wants to stay into the middle of the fight. Yeah. Giving more scaling para doon sa Dominance Eyes. Oof, pero grabe yung ginagawa ng Arkangel. Tatlong lanes yung sinoshove in nila towards BREN Esports. Oh, diba? Di makalabas ng sariling base sila pain dito. Malay mo, may ikaapat na lane, sinob na rin nila yun. Oo, feeling ko, yun yung ano eh, ibang game na eh. Sa next game, no? Shoutouts nga pala sa mga tropa mong next game pa nag-scale. Yep. Sobrang bagal ng scaling, no? yung first
item, 10 minutes lalabas. Kailan kaya yung BOD mo, pre? Next year? mga tropa mong inaabot na lang. Magugulat ka, no? Yung tropa mo naka-mage na, biglang may lalabas na item na BOD. Mm-hmm. Oh, yan yung item mo last game, ah. Sa replay, panalo, mga ganun yung hero. Pero ito, Arkangel, they're gonna show up in once again the middle lane turret of BREN Esports. Pero nandito naman ang buong lineup nila. They're gonna contest Arkangel dito, pero naghihintay lang ng Lord opening ang Arkangel. Ayan, immediately heading towards that area. Pero kukontest ng BREN Esports dito. Although yung Harit nag-back, medyo ano, mukhang kayo nila. Minowan Fury is on cooldown, ha? You have to take note of that one. It's off cooldown. So, actually, hindi man ito kinakapitalize ngayon ng Arkangel. It might have been a nice opportunity. Yeah. You know, malaking advantage, malaking kawalan sa side ng BREN Esports kapag down yung Minowan Fury. Pero I think it's counting for the range stacks here. Hey, Guardians Bulwark yata to para kay Haze and Coco now. Yung P-O-T. Plate ni Lapu-Lapu, men. Hapdi yan. Hasana. Feeling ko, pag nagkamali yun ng talon si Giliwash, pahamak siya eh. Gawa na sa Vibranium yung build blade dito ni Coco, men. Ito, makikipag 1v mo siya with a great 1. Medyo makumunat yan doon, nakatabi sa pader. Mm-hmm. Immortality for these stamps. J with the shield. Alam mo, ito yun eh, yung Magellan skin. ano, ni Grock, ni ano. Diba? Kay Lastino. Diba? Diba ganyan yung mga, ano, Arrow will finish the bonus na ako na naman. Selena na naman, Arrow will hit kalason dito kay Kuya Pain. Yapi, pag tumama talaga yung Arrow ni Selena, party-party eh. Diba? Gera na eh. And ang problema doon, medyo malayo pa yung mga kaibigan ni Pain dito. And that's gonna be an immediate turtle take from Arkangel. Yeah. Pero kukontest with the Zaman Force, tatama, ayan. Pero asan yung follow-up damage? J dito, mapapurse down, pero may immortality yan. Remember, yep. Hey, nandun sa may gitna, yep. Mapapalas yun, nilunok dito. Killspree, napatay na nila yung Samson, nakaka-resurrect. Ribo, ha? Resurrect lang. Kumakay pa rin si Ribo dito. He's actually phantom stepping pa forward, mga kaibigan. Pero kiluwas will also be calling the phantom steed. So alam ni Ribo na mabout na. At kita dito na yung Arkangel na maglulord ngayon with three members gone against BREN Esports. Men, si UG, tinamaan ng ano na ng kabayo. Ay, naku, pinatuka! Oh, BREN Esports na si Lina ka na ba? Yan ang tanong ngayong araw. Alam mo yung si Lina, para siyang yung ano eh, para siyang yung classmate mo nagpaalam sa magulat tapos sinigawan ng bawal ng no. Yan. Tingnan mo. Naku, kaya sigaw pa rin naman ni Kluwash dito. Mga kaibigan, yung Lord mismo, pero kita mo naman lahat ng tira ni Ripo. Phantom Steve, nauna pa si Coco. Doon sa Phantom Steve. Hindi oh na my agad. God! Dodger Israel para dito kay Kluwash. Literally, that kid is the God of Thunder. Feeling ko, pre, nagpractice sumakay ng kabahay si Kiro Peter, pero Jeff Kili forever nakapag-order of billions pa, makakatikin siya rito. Hindi na, mapapatay siya. Yappy. Pero ito, nakaabang si Tams. Although wala siyang kaibigan, tamang ano lang, tamang subok ng mag-amba. Jeff Kili forever na, of course, nadali at na-corner. Doon sa may bandang baba. And again, good play mula kay Kiliwash. Bitrix, sobrang surprise. Feeling ko, yung practice nila sa bootcamp, si Kiliwash, binigyan ng kabayo. Feeling ko, ganun ka-epic ang laban ni Magellan tsaka Lapu-Lapu, no? Na parang tumitira si Lapu-Lapu. Action pack. Action pack. Eh. Kayang tapunin ni Lapu-Lapu yung kanyang espada mismo, no? Yung kanyang itak, kung ano man. Alam ko lang yung kapitan eh, yung kampil eh. Oh. Ganon. Pero, tapos dumadodge-dodge pa si Lapu-Lapu kasi may kabahay si Lapu-Lapu. Kiluwash. Pero si Yuji during that teamfight, although yung unang Zaman Force, it was connected dito kay Thams, dapat after nun nag-backout sila kasi again, wala silang pang-initiate dito. And choke point din yun, lahat ng targets para kay Ryo, gustong-gusto niyang panain. They have to be very mindful din of the Selena talaga dito. Grabe mga pressure din. Yung Selena. At ito yung Selena na pag may tinamaan na arrow, kahit gano'ng kaalanganin yung pwesto, wag naman yung Minotaur. Wag na yata i-dive yung Minotaur. Pero pag may tinamaan na arrow dito sa may bandang likod, magdadive yung Selena because Winter Truncheon is already available. Alam mo, yan yung mga moments na, lalo sa mga professional players ng MLA, talagang feeling ko, ano naman sila, lahat sila susceptible sa panalo ni Selena kasi mahilig silang tumigil sa ibang area. And yun yung downside ng kalaban mo sa Selena is hindi mo pwede gawin yun ng ganun kadalas. Kasi again, yung pana out of nowhere, talagang sobrang threatening nun eh. Yep, totoo yan. Parang RKO yun, except long range. Oo. Pag tinamaan ka, bitaw mo na, magtimpla ka na ng gatas. Legend killer, mga Bobby Tricks. You got Coco here, enabling more dual capacity. Oy, narangat. May blanda sa aksya, pero Jeff Kidd forever casting that Chaos Darkening ultimate against UG, dropping him hapdi below a belt. Mahapdi talaga yan. Dreadnought armor na rin sa kamay. Hindi yata Dreadnought armor yun. Demons. Mamaya. Demons Advent yata yan para IG. Uy, yung arrow na naman. Tigan siya dito, si Ribo. Pero ito, tignan mo to, Kuya Shinbu. Tatlong lanes na naman yung sinoshow ng Arkangel. They have the right to do so dahil yung mga heroes nila is very scary ngayon. Yes. Nako.
Minion wave, nilalapit. Artillery minion, buti na lang nakuha na yung pansin ng torre doon. BREN Esports, not your usual sight to see. Kung season 2 to, hype na tayo. Pero ito na yung ino-offer ng Season 3. Sa Season 3 ka lang makikita na yung BREN Esports fighting for their life to survive into the game. Ayan ang spirit to si Pain. Tapos bumalik. Kaibigan, knock-up not gonna be enough to get any execute kill against Jeff Curie forever, but should be enough to drop him below half health. Matagal-tagal pa bago may spell bump at mabawi ang buhay na yun. Si Leomord, pre, may sariling mundo sa baba. Kanina pa siya nakatambay siya sa jungle na yan. Pero okay lang, uy! Pero baba, pre! Napakagandang Minowans Fury mula dito kay Minotaur. Mapapatay nila si Lunok and isusunod nila si Tang. Yung pana tatama rito kay Pain, pero wala silang pakialam. Hindi pwede. Kahit pa may Winter Trunch niyang seryo, hindi siya pwede pumorma dyan, men. Mainit si Coco ngayon. Lalo pa si Haze. Man. What a setup! Men, kakasabi ko lang, si Leomord may sariling buhay sa baba. Sabi ni Haze, sige, ayaw mong samahan mga tropa mo, mga kaibigan mo. Nagsosolo ka kilua. May bakasyon ka. Iniwan mo sila Gon, kurapi ka, tapos ka. Mga kaibigan, yun ang problema ngayon. And immediately with the punish, BREN Esports showing experience here. Ripo, nagbawala mga kaibigan. Sonic blow ng Toto dito kay Lusty. Oh, disiplina, disiplina. Here comes kilua. Diba, ano pa na? Pero Minotaur yan. Minotaur yan, napakahirap yan. Napakahirap yan. Alangana ka dyan. Lalo may Minowans Fury, pero ito, Lord, mabubuhay na para sa BREN Esports, pero hindi naman nila isi-secure. They need to show out yung bottom lane para masabi nila na mayroon silang space or window para mapatay kagad yun. Pero grabe yung punish ng BREN Esports. Mature Shard. Yata ito, Mature Shard yata ito, or Rose Gold Mature yata ito para kay Coco. Pero he's already building up, aside from the Blade of the Seven Seas, he's actually building up totally as a dueling monster dito para kay Lapu-Lapu. Again, natin ka ba, Coco lang talaga. Kay para times din, hirap lang, nakakait lang pain, talaga. Pain na naman. Grabe yung haze. Grabe yung, Brent dito na panghuli ngayon sa mga member ng Arkangel. They're actually disrupting the formation. Pero haze, hindi ganun ka-efficient yung kanyang Minowan Fury. At tira lang natira si Jeff Curie forever. Pero it's gonna be Coco, getting the kill towards the Leomord. Jeff Curie forever. Grabe, suppress. Tapos bumindot syempre ng actually ng Winter Transit dito. Bumindi lamang si Jeff Curie forever. Now we have 3 members remaining para side ng Arkangel. Tuloy-tuloy pa rin ang momentum dito ng BREN Esports. Pipigilan sila ng Selena. And even the Summon Force pala merong naiwan dun sa ibang gitna. But BREN Esports totally online in this game. Grabe yung ginawa ni Coco. Kumbaga, si Kilowash ina-isolate niya si Ribo nung game 2. Sabi ni Coco, pag-ihiganti ko yung kaibigan ko, ikaw naman yung i-isolate ko. Tara, 1v1 tayo. At yun yung 1v1, hindi sa tatlo, hindi sa lima. Tunay na 1v1. Tunay na 1v1 yun. Coco vs. Kilowash. Kaso problema, hindi kahit hindi mo. Si Lapu-Lapu is born na kuha. Nasecure pa rin ng nilahalit yung Lord. Ang pero mapapatay si Kuya Jay. Mga type ni Jay, man. Oo, di ko alam. Pero the next level, Jay. Kinailangan niyang gawin. Siguro. I mean, the attempt there is real naman. Hindi naman necessarily na dederecho push naman yung BREN Esports kahit mapatay si Jay doon. Exactly. And I mean, still, bigla massive din. Para kaya Jay. So, commendations para sa effort nito. Pero guys, same as we mentioned on the previous team fight, BREN Esports is online in this game. Yep. And at this point, lahat ng items, hindi naman go out the window. Pero the thing is, wala nang gold dito. Yappy. Team fight execution game. And this might be a game-winning fight para sa BREN Esports. Kung makuha nila yung tulak, ayan. Guardians Barrier hindi enough para mapigilan yung abante ng Lord dito sa may inhibitor chariot. Sila Lusty dun lang sa may Gedli. Habang si Jeff Curie forever, doon at pati hindi na nagkakait natin. Nahuli si Jeff Curie forever. Pero may order ultimate yan. Naikas niya pa rin. Hindi pa rin patay si Jeff Curie. Pero si Lusty, yung immortality naman. Strong hits. Grabe kilawa, shake is goodbye. BREN Esports, dinitanggal na ng ilay. Itong mga taga-Archangel, the Lord is still alive. They're pushing into the base. And you can actually see the Grog saying is goodbye. Ribu with the hits. Puro tira critical. Sobrang yung brutal. That's gonna be BREN Esports. Grabe, Kuya Shinbu. Disiplina. Experience.